Ayan, isang mapagpalang linggo na naman po sa inyo, sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At ngayon nga po, no, isa na naman pong napakagandang ebanghelyo ang ating narinig. Sa ebanghelyo nga natin ngayon, kinuha ito sa Matthew 16 verse 21 to 27. Dito nga isinalaysay ni Jesus sa kanyang mga disipulo that he must go to Jerusalem to suffer, to be killed, and then be raised on the third day. Ito po ay sinabi ni Jesus after Peter declares Jesus as the Christ, the Son of the Living God, na tinalakay na natin noong nakaraang linggo. Now, noong narinig ito ni Pedro, sa kanyang gulat ay sinitan nito sa Jesus at sinaway siya na hindi dapat mangyari sa kanya ang gayong pagdurusa at kamatayan. At si Jesus na may sumaway din sa kay Pedro. Sinabi niya, lumayo ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay isang hadlang sa akin. Ang iniisip mo ay hindi gaya ng iniisip ng Diyos, kundi gaya ng iniisip ng mga tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang halaga ng pagiging disipulo. Sinabi nga ni Jesus sa kanila na ang sinumang gustong sumunod sa kanya ay dapat tanggihan ang kanilang sarili, pasanin ang kanilang krus at sumunod sa kanya. Binibigyan din dito ni Jesus na ang pagkamit ng buong mundo ay magiging walang halaga kung ang isa ay mawawalan ng buhay. Sinabi pa ni Jesus na ang anak ng tao ay darating sa kaluwalhatian ng kanyang ama at gagantihan ang bawat tao ayon sa kanilang pag-uugali. So ayan po ang buod ng ating ebanghelyo. At ano-ano kaya ang ating matututunan po patungkol dito? Narito nga at ibabahagi natin sa inyo ang mga mahahalagang aral sa ebanghelyo na ito. First, the necessity of Christ's suffering and death. Kung matatandaan po natin, inihayag ni Jesus sa kanyang mga disipulo na siya ay dapat pumunta sa Jerusalem, magdusa, patayin, at pagkatapos ay mabuhay sa ikatlong araw. This emphasizes the central role of Christ's sacrifice for the redemption of humanity. Itinuturo nito sa atin na ang pagdurusa at sakripisyo ay kadalasang kailangan para sa higit na kabutihan at katuparan ng plano ng Diyos. Marahil nga na lahat tayo ay may mga paghihirap na pinagdadaanan, may mga pagsubok na kailangang lampasan. Kaano man ito kabigat, kahirap, ito ay kailangan nating pagdaanan dahil ito ang proseso upang makamit natin ang totoong plano ng Diyos sa ating buhay. There is no success if there is no challenges to overcome. Bago marating ng isang tao ang tuktok ng bundok, kailangan niya munang pagdaanan ang mga paghihirap sa pag-akyat. Bago makamit ng isang tao ang tagumpay sa kanyang negosyo o sa kanyang karira sa buhay, nararapat niya munang pagdaanan ang mga pagsubok ng pagsisimula at lampasan ang mga kahinaan ng kanyang sarili upang makamit ito. At sana, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, dapat nating tanggapin ang mga sakripisyong ito upang maging matagumpay sa buhay. Pangalawa, the importance of accepting the cross. Dito nga po sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ang sinumang gustong sumunod sa kanya ay dapat tanggihan ang kanilang sarili, pasanin ang kanilang krus at sumunod sa kanya. This highlights the call to embrace the challenges and difficulties that come with discipleship. Parang sinasabi rin ni Jesus sa atin na hindi magiging madali ang ating tatahaking daan sa pagsunod sa Kanya. It reminds us that self-denial and carrying our own crosses are essential aspects to follow Christ. Kung tunay tayo talaga na tagasunod ni Kristo, dapat hindi na sarili natin ang ating iniisip. Dapat hindi na ang gusto natin ang ating inuuna. Dapat hindi na buhay natin ang mahalaga. Dahil kapag tayo ay nagdesisyon na sumunod kay Kristo, dapat lahat ng ito ay para lamang sa Kanya. Work under God's will and you will be surprised that all of your actions, kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na mabagal ang proseso, ngunit ito naman ay sigurado na magbibigay buhay para sa iyo. So always remember, taking up your own cross of suffering is not easy. Ngunit kahit ganyan, dahil sa Diyos mo ito inaalay, siya ay hindi bulag upang ikaw ay biyayaan. So take up your cross and be prepared for great blessings from God. Patlo, the value of our souls. Sa Ebanghelyo nga, tinanong ni Jesus, ano ang pakinabang para sa isang tao na makamtan ang mundo at mawala ang kanyang buhay? This emphasizes the eternal significance of our souls. Itinuturo nito sa atin na ang mga material na pag-aari at makamundong tagumpay sa huli ay walang kabuluhan kung pababayaan lang natin ang ating espiritual na pangangailangan at mawala ang tunay na layunin. Pang-apat, the need to prioritize God's will. Jesus states that whoever loses their life for his sake will find it.
Binibigyan din ito ang kahalagahan ng paghahanay ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos at pagsuko ng ating sarili sa kanyang plano. Itinituro nito sa atin na ang tunay na katuparan at layunin ay matatagpuan sa paghahanap at pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa ating sariling mga hangarin at ambisyon. Panglima nga, the promise of divine judgment. Dito nga, no, idiniklara ni Jesus that the Son of Man will come in His Father's glory at gantihan ang bawat tao ayon sa kanilang mga ginagawa. This reminds us of the reality of divine judgment and the accountability we have for our actions. Itinuturo nito sa atin na mamuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos at magsikap para sa kabanalan. Dahil sa uli, kapag mali ang ating ginagawa, tayo rin ang mananagot sa ating mga ginagawa. These lessons encourage us to embrace the cross, prioritize our spiritual well-being, seek God's will, and live in a manner that reflects our faith in Christ. So ayan mga ka-curious, sana po nakatulong po ang mga mahalagang lessons na ating matututunan dito sa Ebanghelyo ngayong linggo. So kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo upang mas malawak pang maabot nito at mas marami pang ma-inspire at mas mapatatag ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, the Diyos pong lahat ng kapurihan, Pro Deo et Ecclesia. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. God bless! Hello! Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you! Hello friends! I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. And at the same time, I also encourage you to visit the Museum of Mother Rosario here in Molo. And you will see and experience the greatness, the sweetness, the presence of God in Mother Rosario's chapel. You can also experience the closeness and the intimacy of friends together with all the relics of the saints here in the museum. And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. And thank you very much. God bless. Hello, good afternoon everyone. I am Sister Maria Cheryl Balboa Opi. I'm now on my 10th year as a professed Dominican sister. The joy that gives me strength to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters. If you want to join us, come and visit us. Mayong hapon, brothers and sisters. Ako gali si Sister Maria Chema Pastrana from Pasay City, kag isa man ka membro sang Flock of the Divine Mercy. Kag nagapasalamat gid ako sa subong hapon nga nakita ko si Brother Dennis sa personal nga kun sa diin nalipay gid ako sa mga nabatian ko kay kasi nakapaagi na tudloan kita kung paano kita magakabuhi suno sa kabubuton sang mahal nga Dios kag inatudloan man ni kita nga paglikaw kita sa mga pagpakasala kag madamo gid kita mga brothers and sisters may mako agtutukan lang naton ang pag-upod sa link ni Brother Dennis nga iya sang Curious Catholic Ministry kagabay pa nga sa inyong pagpamati igakabuhi gid naton ina agud makalikaw kita sa pagpakasala kag maangkon naton ang magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes, Jim Jacket, isa sa mga diakono na nakadestino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue. At I invite you to watch Mr. Curious Catholic's blog. I would like to invite you to watch this to promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro. Sa mag-aisa, nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Archdiocese of Arquero Pita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, sa San Bartolome,
Venerable Mother Isabella de Roses, no? So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers, no, taga-patangkilik natin na subaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ang Mr. Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloyin po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating katekisama 897. At patugunan po natin ang panawagan ng ating pong katekisama Catholic Church 1721, to gain the happiness of heaven, we must know, love and serve God. So see you there mga kapatid sa Mr. Curious Catholic. Bye-bye! God bless! See you in heaven!